umpisa tayo sa basic. Headache, migraine, dizziness, vertigo. Apat na simpleng sakit. Ano po ang pagkakaiba-iba? Ang headache ay pagsakit lamang ng ulo. Ang migraine, higher level of pain. Hindi po yan pagsakit. Ang Tagalog ng migraine, pagkirot. Okay, magkaiba yon. Pag sinabi pong migraine, yung kirot niya nanggagaling po sa batok. Gumagapang paharap. Yun po ang migraine. Malinaw? Marami kasi dyan, sumakit lang yung ulo, may migraine ako. Pasosyal. Hindi naman alam ang spelling. Ang dizziness ay pagkahilo. Ang vertigo ay pagkawala sa balanse. Nakatayo ka lang, pero ang pakiramdam mo, nagsusway-sway ka. Okay? Na-off balance sa English. Sa Tagalog, nalulula. Sa science, vertigo. Isa lang po ang pinagmulan ng apat na sakit na to. Ano yon? Hindi ka nakakainom ng 8 glasses of water araw-araw. Period. Ang tamang sukat ng isang basong tubig dapat po ay 330 ml. At ipaliliwanag ko po yan. Gusto niyo matutunan? Yes! Okay. Ang katawan ng tao, tao po yan, ano ho? Tanggalin natin to. May lawit eh. Ang katawan ng tao, 70% tubig laman. Okay? Yan yung normal level of our body, 70% water. Ang utak natin, brain, almost 80% tubig ang laman. Every time na magsasalita po tayo, bumabagsak po yung water level sa loob ng katawan natin. Bakit? Kasi habang nagsasalita tayo, gumagawa po tayo ng laway. Okay? Kaya yung mga chismosa, alam na ano, sumasakit ang ulo nila, buti nga. Dapat nga, pag chismosa, stroke agad, no? Pabor kayo doon? Ako, pabor ako doon. Maniwala kayo, pag naubos ang chismosa sa Pilipinas, gaganda ang ating bansa. Uy, biro lang ha. Baka may tinatamaan. Pag umihi po kayo, bababa yan. Pag dumumi, bababa. Pag pinawisan, bababa. Ang hindi alam ng karamihan, pag may bisyo po kayo, doble po ang nasusunog na tubig sa loob ng katawan niyo. Okay? Ang paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nakakasunog ng tubig sa loob ng katawan niyo ng doble pa kesa pinagpapawisan. Okay? Pag nagpupuyat kayo, doble din po ang natutuyong tubig sa loob. Ang tawag namin dito, dehydration. Ibig sabihin, bumagsak sa 70% yung tubig mo sa loob ng katawan. So, hindi na normal ang body. Kailangan mapalitan natin ang nawalang tubig para bumalik sa 70. Tama po ba? At ang sabi ng science, in order to replenish the lost water, to consume at least, pag sinabing at least, pinakakonte, 8 glasses of water araw-araw. At may lilinawin lang ako. Ano po? Ang sabi, tubig. Hindi ho kasama dyan ang juice. Hindi kasama ang iced tea. Hindi kasama ang sabaw. At lalong hindi po kabilang dyan ang soft drinks at alak. Malinaw? Okay, ngayon maging totoo tayo sa isa't isa para bilang doktor makatulong po ako sa inyo. Okay lang? Yung totoo ha, ikaw po ba nakakainom pa ng 8 basong tubig araw-araw o hindi na? Hindi na! Salamat sa pagiging honest. According sa data namin sa DOH, ayan ha, DOH na yan, mahigit 90% na ng pamilyang Pinoy ang hindi talaga nakakasunod sa pag-inom ng 8 glasses rule. So, sasampulan ko kayo,
Anong nangyayari sa loob ng katawan nyo kung hindi nyo nasusunod dyan? Gusto nyo malaman? Okay. Monday o Lunes? Sample ha? Nakainom ka ng walo o hindi? Hindi. Kapag hindi, araw pa lamang ng Lunes, hindi mo na naibalik sa 70 yung tubig sa loob ng katawan mo. Okay? So, ibig sabihin, kapatid, Lunes pa lang, hindi na normal ang katawan, ang state ng body mo. Okay? Tuesday o Martes, nakawalo o hindi? Hindi. Kung hindi na naman, pabagsak ng pabagsak ang water level inside. At habang bumabagsak ang tubig sa loob, lumalapot ang inyong dugo at nagiging acidic ang buong katawan mo. Oh. At elementary pa lang tayo, alam na nating lahat yan. Kapag ang katawan ay acidic, lahat ng sakit pwedeng pumasok. Pero kapag ang katawan ay alkalinized, hindi acidic, walang sakit na pwedeng kumapit. So gusto ko, ma-realize ninyo. Imagine ha, kung simulat sa pool, hanggang ngayon, nakakainom ka ng napakasimple, walong basong tubig araw-araw, wala sanang may sakit sa inyo ngayon. Ano? Hello? Sayang naman. Ngayon, pag malapot ang iyong dugo, malapot na dugo mo, low of gravity. Dahil sa kakulangan ng tubig, lumapot ang dugo. Papasok ngayon ang law of gravity. Doc, ano yung law of gravity? Nasaan po ba ang utak ng tao? Sa itaas o sa ibaba? Itaas. Yung totoo. May sumagot na ng baba. Silipin natin. Nasa itaas. Di ba nasa itaas? At dahil nasa itaas, malapot yung dugo, nahihirapang paakyatin. Kinakapos ngayon ng proper blood supply ang ating brain cells. Magre-reklamo ngayon yung lalagyan ng brain. Ano yung lalagyan ng brain? Ulo. Anong ire-reklamo niya? Sasakit siya, headache. Kikirot siya, migraine. Mahihilo siya, dizziness. Mawawalan siya ng balanse, vertigo. So mga kaibigan, itong unang apat na sakit na itinuturo ko ngayon, hindi nyo pala dapat iniinuman ng kahit na anong gamot. Anong solusyon? Mali. Walong basong tubig. Katuturo ko lang eh.